guys, welcome. Welcome sa ating YouTube channel. Okay, dito tayo sa tutorial ngayon. Okay? Ito yung pinaka-importante na hinahanap ng lahat. Okay? Regarding naman to about sa passport. Okay? Marami naman nagpa-update ng passport diyan. Iwan sa nagkamali yung pangalan, additional na pangalan, birth certificate, yung mga address, name ng father, di ba? Nagproblema kung paano i-correct, okay? Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano i-correct based in my experience. Kasi na-try ko to, kaya i-share ko sa inyo. Bago tayo mag-start, mag-proceed sa tutorial natin, don't forget subscribe and like sa aking video, okay? Para po makita sa iba, matutunan sa iba, at malaman din nila kung paano. Kasi marami naman nagsisearch ko paano mag-correct. Ang sabi daw nila, forfeited na daw. Kaya ito, sabi nila, forfeited, bayad na. Ibig sabihin nun, mawala na nung magpa-appointment ka ulit. Hindi naman sa ganun. Kasi wala akong nakikitang ganun. Forfeited lang yun kung hindi ka pumunta sa mismo schedule ng appointment mo sa araw na yon. Kung naka-schedule kayo ngayong araw, hindi kayo pumunta o kinabukasan, nawala na talaga yun, forfeited. Yun po ang ibig sabihin nun. Pero, once na nagkamali kayo, tapos pumunta kayo sa DFE, kung saang branch, may mali naman, pabalikin po kayo kung anong araw yung binigay ng schedule ng DFE. Tapos, ituturo kung paano i-correct dun sa mismong website nila. Kayo po mag-correct kung sino po yung nagpa-appointment. Okay? Tapos, ang nangyari nito, ito talaga nangyari sa akin. Nagkamali po ako doon. Hindi naman sa ganun na sa halagang 1,000 mahigit lang, forfeited na agad kung sa nagkamali ka. Hindi po ganun. Okay? Wala pong ganun ang DFA. Okay? Kasi maraming nagsabi, kung may correction o mali, wala na po yung bayad. Hindi po yan totoo. Okay? Ngayon, i-share ko na yung kaalaman na to. Magsimula na po tayo. Okay? Ito naman talaga, mismo website ang DFA nagbigay kung saan mo siya aayusin. Okay? Tapos, pag pumunta po kayo doon, attach ko na lang to. Pag na-print niyo na, i-attach na po sa iyong documents. Okay? Sa iyong unang mga birth certificate, mga document, i-attach po yung correction. Ipaprint po niya yun after ng submit. Okay? Ipiprint, ibibigay po dyan mismo doon. Kung kailan kayong araw pinabalik. Pero kung hindi pa kayo pinabalik, nakita yung mali yung mga encoding, baguhin nyo, pumunta po kayo dyan sa website na tinuturo ko. Okay? Tapos, tingnan nyo, pag nandun kayo sa DFA, tingnan nyo mga details nyo, mga information kung tama. Okay? Once na mali, tapos hinayaan nyo lang na hindi napansin ng staff o personnel ng DFA na print out na yung passport, pag-release, nalaman nyo na mali, yun po hassle. Maayos siya, pero matagal, pabalik-balik po kayo. Hirap mag-email sa DFA, hirap tumawag sa DFA, puntahan mo naman siya, pabalik-balik ka. Kasi, sa volume po na nagpa-appointment, dislike agad-agad mag-reply. Okay? Hindi ka sa dami naman tao nag-apply, yung mga ex-OFW, new applicant. Oh. Yun po yung reason. Yun po yung reason na, minsan, yung magbayad tayo, hindi dumating yung payment. Dahil po, sa server, puno na. Okay, puno na po yung system. Kailangan din nila yun. Puno na kanina. Walang dumating na confirmation email. Okay? Kaya ang gagawin doon, ang advice ng DFA, mag-email or mag-tawag. Okay? Tapos, yung bayad nyo, hindi yun mawawala. Kasi, pumunta kayo sa araw na yun, hanapan naman kayo ng yung appointment schedule saka yung resibo. Yan naman pinaka-importante. Okay, dito na tayo. Mag-proceed na tayo. Ngayon, ituturo ko na kung paano. Okay? Itong website na ito, dito kayo pumunta. Okay? Kasi naranasan ko na talaga to. Okay?
Taradadang. Taradadadadang. Google at si Maring Google. Dito tayo. Search natin ang mismong website ng DFE. http://. Online upform.passport.com.ph. Yan. Tapos hanapin natin dito. Yan, online password, online upform.passport.gov.ph. Yan. Nagdalhin tayo sa next page ng online application system. Okay, pwede nyo basahin yan. Tapos proceed. Application type. Application type. Dito natin. Simula nga po nagpipill up tayo ng form itong nag-appointment tayo. Eh dito yung correction kung anong mali mabago natin dito. Renewal ba or new? New. Next. Ito, pangalan. Ay, apelido. I mean, apelido. Pilapan natin to. Pangalan. Middle name. Date of birth. Okay. Click natin yan. 1994. Click lang natin yung month. July. And date 11. Gender female. Single. Status niya single. Province of birth, Bulacan. City of birth, anong city ng Bulacan? Bulacan. Yan. By birth, hindi na natin siyang galawin. Pag-click mo yan, yan, back, andyan na yan. No. Lahat yan, no. Next, proceed. Ito naman, next, information ng father. Apelyido ng father is Perdis. First name ng father. Apelyido, first name, middle name ng father. Ang citizenship, simply Philippines tayo. Philippines. Ito naman, information ng mother. Okay. First name ng mother. Middle name ng mother. Citizenship ng mother. Philippines. Kasi na naman tayo sa Pilipinas. Philippines talaga. Next. Ito naman, information ng address. Tsaka email. Okay. By number 0928. Email. Okay, lagay yung email. Kung ano yung email na naka-appointment doon sa una, lagay nyo po. Okay. Ito address sa Pilipinas kung saan kayo nakatira. Okay. Lagay nyo. San Mateo. City. Zip code. Pag hindi nyo alam yung safe code, search nyo lang sa Google. Ito, contact person, emergency contact. Siyempre yung father natin. Okay.
Hindi, pwede mother, pwede kaibigan, pero kailangan father, mother, kapatid, lagay natin. May number. Ito, wala na to. Yan, ito siya pilapan. Yun lang may yes, cherish. Okay, next. Nagbaback tayo. Bakit? Yung email natin, hindi siya natin siya i-copy-paste. Kailangan i-write natin siya ng buo. Kasi pag i-copy-paste nyo yan, hindi siya pwede. I-write natin ng buo. Pinapakita ko nyo kung paano para alam mo paano mag-correct. Kasi minsan talaga, tatagap yung copy-paste. I-write mo siya. Okay, next. Yan, nandiyan ang information na pilapan mo. For the Sierra Mili Guzman, female, date of birth, Bulacan, Bulacan, address, single, by birth, no, yan, address, talk person, email, father information, for this Constance, ang papa, di Guzman, Rosalina, ang father, tapos click mo lang yung check mo lang, tapos baka may mali kayo para mag-submit na. Okay. Pag nag-submit na po na yan, titingnan nyo po sa file manager. File. Okay. Nandiyan yung documents. Okay. Yung ginagawa natin. Tapos, pag naka-download, ipaprint na lang ito. Di ba? Yan o. Last name for this year, Ami. Tingnan nyo mabiti, di ba? Automatic siya. Pag nasubmit nyo, naka-download na yung form. Itong form, ito nyo ipaprint. Pagkatapos na ipaprint to, i-attach nyo. Yung sa mga documents. Halimbawa, kung pinabalik kayo, di ba kaya may di, pupunta pa lang kayo nito tapos naayos nyo na tapos ito i-attach nyo lang after nyo masubmit, nagdadan i-attach mo ito itong form ipaprint na lang to yan, nandiyan ang address details ng mother details ng father yan okay ito yung paraan to yung way. Okay, thank you. I hope na marami kayong matutunan. Don't forget to subscribe and like my video. Ating tutorial.